motor. Okay, sabi ko kanina, realization, galing dun sa topic na i-present ni Father Ian. Ang realization po ay, isa sa mga realizations ay, walang dukha na isinilang na dukha. Walang taong isinilang na dukha. Kasi nung tayo ay isilang, ay kompleto na yung resources para tayo ay mabuhay ng masaya at masagana. So, isa po yun. Pangalawa po ay, walang dukha na walang kakayahang tumulong. Ang kailangan lang ay pagbukasan ng puso. Saan ang galing yung kalukhaan? Oppression, calamity, injustices. Pero sa lahat ng ito, pwedeng magkaroon ng solusyon. Kaya nating magbigay kung tayo ay bukas ang puso. Pangalawa, hindi lang nakasulat sa programa yung mga dapat maging tugon para maiwasan o mabawasan ang kalukhaan. So, dapat po ay, o mahalaga ang pagsasagawa o pagpapatupad dun sa mga programang inihanay. Lalong-lalo na tayong mga taga-simbahan na tinatawag. Ano po? So, hindi lang nananatili doon, nagsulat. Mahalaga yung pagpapatupad. At sa amin po, sa Apostolico Vicariato ng Calapan, isang programa po ang isinasagawa ngayon para sa mga matatanda na wala ng kupuk-kup at pinababayaan. Meron po kaming home for the aged. Kung kukunin po sa bikaryato ang pondo para matugunan ang pangangailangan nitong mga inampong matatanda, medyo malaki po ang budget. Ano po ang ginagawa? Isang tao po, sa loob ng 365 days sa isang taon, sa bawat araw, ay may itatap na taong magdiriwang ng kanyang karawan na may kaya. May kaya yung taong yun na mag-birthday. Araw-araw mayroong mag-birthday. For 365 days, sila yung magtipid. Mula dun sa kanilang ihahanda. So sa ganitong diwa, nakakapagbahagi ang mayaman para sa dukha. So ganun po yung ginawa para po hindi mahirapan ang bikaryato na sa pagpapatatag ng programa. So ganun po yung ginagawa. At hindi lang po sa mga tao o pamilya na may karawan. Tinap din po ang mga schools. At dito po binibigyan din sila ng mga formations, lalo na nga po ngayon, taon ng mga dukha, para kahit sa mamunting paraan, magkaroon sila ng bahagi para matugunan ang kalokhaan. So yun po ang isa sa mga programang pinapatupad ngayon. Pangalawa po yung Listang Lazaro. Meron pong program na ang tawag ay Listang Lazaro. Kilala po naman natin kung sino si Lazaro. So, paano po ito sinasagawa? Maghahanap po ng pinakamahihirap, at least 10, sa mga bawat pamayanan na nasasakupan ng parokya. Dito po, sa pagkuha ng mahirap o dukha sa pamayanan, hindi tinitingnan kung anong klaseng pamumuhay meron yung pamilya. Kung ang tatay ay lasenggo, magsusugal, hindi po yun magiging handlang para hindi tulungan yung pamilya. Ang punto po ay, sa ganung diwa, sa pagtulong ng simbahan, ay mamulat siya doon sa kanyang responsibilidad. So, kasi po pag ang titingnan ay, alam ba natin yung tutulungan, yan naman tungkit lang maghahapon, ay... Yan, nakakahadlang po yun eh sa pagtugon sa karukaan. Kaya ito pong dalawang programong ito ang sinisimulan ngayong ipatupad. Bagamat meron pa din pong mga educational programs na tumutulong para yung pamilya galing sa mahirap ay makapagtapos ng pag-aaral. So yun lang po. Maraming salamat. Magandang tanghali po. Okay, salamat po sa mga taga-apostolic vicariate of Calapan. Palakpakan naman natin sila. Pakigising nga po yung katabi ninyo. Baka tulog na.